Sa vlog na to, pag-usapan natin ng mabilis ang tungkol sa terminong mercy. Sa Bible, ang definition and principle ng mercy ay ganito: the withholding of the punishment we deserve. Kapag sinabing mercy of God, habag ng Diyos, ito yung pag-alis ng Diyos sa mga parusang dapat nating maranasan. Alam natin na tayo lahat ay makasalanan. Wala sa atin ang worthy o karapat-dapat sa Panginoon. And we also know na ang kasalanan natin, may kabayaran talaga yan. Kaya nga nakaka-amaze kasi kahit si God ay God of justice, siya rin ay God of mercy. Imagine mo, no, kung paano niya nababalansa yun. Diba? Ang hustisya, ang sabi ng hustisya, yung kasalanan mo, pagbayaran mo. Kung gaano kabigat yung kasalanan mo, dapat ganun din kabigat yung parusa sa'yo. So kung ganun ang pairali natin, eh ba'y dapat lahat tayo magdusa na sa bawat pagkakamali, sa bawat kasalanan na ginagawa natin. Pero because of God's mercy, inaalis niya yung mga parusang deserve nating maranasan. Ang pinakamagandang patunay nun ay yung sacrifice ni Jesus Christ sa cross. Dahil yung punishment ng kasalanan na dapat tayo ang magdusa, siya na yung umako, siya na yung nagdala. Kaya nakita natin na siya ay brutally murdered dahil sa ating mga kasalanan. Dapat tayo yun, dapat tayo makaranas yun. Pero dahil ang Diyos ay mahapagin, inako niya na yung pinakamabigat na parusa ng ating kasalanan. Kaya ngayon, na-enjoy natin yung habag ng Diyos araw-araw. Hindi niya tayo tinatrato ayon sa ating mga kasalanan. Sabi sa Lamentations 3 verses 22 to 23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness." Purihin ang Diyos dahil siya ay Diyos ng habag at biyaya. Hanggang sa susunod nating 10 minuto.